Kamusta na nga ba ang Bulkang Taal? Tatlong taon pagkatapos ng pagsabog? Ganito pala guys ang itsura niya sa malapitan, no? Ang weird. Para ka nasa ibang planeta. Ano na ba siya, kuya? Permanent danger zone na siya. Siya kayo, yung pa nakalagay. Where's your drone? No. Malalim din. Sa aking pag-iikot sa paligid ng Taal, ay nadiskubre ko rin ang kakaibang simbahan na ito. Talagang unique siya na simbahan, no? Ang pinakabubong niya, ito, kalahati lang. Itong bundok na, parang tinapyas. Mula sa Tagaytay, ay nag-drive ako ng 12 kilometers via Ligaya Drive hanggang sa marating ko ang bayan ng Talisay, Batangas. Okay mga kumpanyeros, andito na tayo ngayon sa paywalk ng Talisay, Batangas. Ayan o. Mula dito mga panyeros sa tower ng Talisay Park, ayan, matatanaw na natin yung sikat na Bulkang Taal. Kung titignan nyo guys, oh, parang ang lapit na lang niya. Hindi umabot ang drone natin. Umabot tayo ng mga 3.5 kilometers. Ayan, tapos ito lang yung nakita natin. Ngayon, hahanap na lang tayo ng ibang spot o kaya sasakay tayo ng bangka para makapaglakad talaga tayo dun mismo. Tingnan natin to mga kumpanyeros. Ayan, oh, green na green siya. Maya-maya ay may nakilala kong dayuhan na kumukuha rin ng footage ng Taal. Where's your drone? Si Tababas? There! Oh, shit! Oh! Think it's deep? Drone niya. Malalim ba? Malalim ba dyan? Ayun, oh. Lupang din. Hindi, lulubog yun kasi may battery yun eh. Lupang din, lupang. Sobra na. Diyan lang yun ah. Fuck it. I lost it. Kailangan natin ng maninisi. He said there's some local fisherman here who can help us. Kinukuha nung diver dito. Magkano yung babae dyan para makuha? Brother, how much are you going to pay? They are asking. Yeah. 3,000? Is it okay? Yeah. It's bargain, bro. Compared to the price of your drone. For sure. Brother? Brother? Pwede na yung kuya. Maya-maya ay nag-message na rin sa atin ang nakilala nating foreigner at nakuha na daw ang kanyang drone. Ayun guys, nag-message na sa atin si Lawrence eh. Nahanap na daw. Okay. Okay guys, tanong tayo ng boat ride para mapunta natin yung mismong vulkan. Kuya, paano ko ba mapuntahan yung isla? Hindi pa makakataw eh. Hindi pa makakababa. Parang ikot lang. Ay, ikot lang. Hindi, bawal pa. Bawal pa rin palang pumunta mismo sa isla? Bawal pa. Parang mayroon doon, sexy sa paligid. Ano na ba siya kuya? Permanent danger zone na siya? Sa ngayon, yung pa nakalagay. Bali, yung mga dating residente dyan? Hindi to. Ah, hindi pa rin sila nakabalik kahit yung residente? Ah, ganun pala no. Dahil bawal pa rin puntahan ang isla ng Taal, ay naghanap na lang ako ng lugar sa Batangas na may pinakamalapit na view ng bulkan at natagpuan ko ang bayan ng Laurel, Batangas. Mula sa Talisay ay nag-travel ulit tayo ng 20 kilometers o 35 minutes hanggang marating naman natin ang bayan ng Laurel. Ayun. Welcome to Laurel, Batangas. Ito na yung boundary ng Laurel sa Talisay. Kitang-kita dito, guys. Ganda oh. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles come
na tayo ngayon sa Laurel, Batangas. Ayan. Mas malapit talaga dito yung Bulkan Taal. Ito talaga yung Bulkan, mga Panyeros, na dati ay inakala natin ito. Blue is the sky, like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Ayun guys, oh, buhay na uli yung fishing industry dito. Ang dami ring mga fish cage. Ang mga alaga lang naman nila dyan sa fish cage ay kadalasan tilapia, mga bangus, yung kadalasan nating nabibili sa mga market. Ito guys, yung inaakala ko dati na Bulkan. Hindi pala. Ito palang flat dito parte. Kapag nasa Tagaytay ka, itong bundok na to, para talaga siyang korteng Bulkan eh. Ayan guys, sundan natin itong local fisherman dito. Napaka peaceful nitong lawa ng talo. Kami tayo mga Panyeros. Sa aking patuloy na pag-iikot sa gilid ng Taal ay nadiskubre ko ang isa pang ipinagmamalaking destinasyon ng mga deboto at turista sa bayan ng Laurel, ang simbahang bato na matatagpuan sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Mula sa main road ay nagdrive lang ako ng humigit kumulang 7 minutes sa cemented at rough road na daan at narating ko rin agad ang simbahang bato. Guys, accurate rin naman yung sa Google Maps after 7 minutes of short travel. Narating din natin agad itong simbahang bato. Ang simbahang ito ay tinatawag din na San Gabriel Church ng mga lokal na residente ng Laurel. Bukas ito araw-araw para sa mga debotong Katoliko at pati na rin sa mga turista na nagnanais masulyapan ang kakaibang simbahan na ito. Talagang unique siya na simbahan, no? Ang pinakabubong niya, ito, kalahati lang, itong bundok na, parang tinapyas. Ayun guys, ang dami rin doon mga paniki. Kung gusto nyo ng baon sa inyong pag-uwi, ay meron rin mabibili na iba't ibang uri ng kakanin, gulay at mga prutas. Meron ding mga restaurant na mapagpipilian na nagsiserve ng mga putahing Batanggenyo kagaya ng Lomi, Gotong Batangas at marami pang iba. Kain tayo mga kumpanyeros!
Kahit maikli ngayon yung vlog natin mga panyero, sana nag-enjoy pa rin kayo at napakita natin yung situation ngayon dito sa may Taal, sa may Talisay, Batangas. Okay, hanggang dito na lang muna mga panyeros. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Ako pa rin ang inyong kumpanyeros. Adios, kumpanyeros! Kumpanyeros!